Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, Ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, ay gagawa na naman tayo ng another merienda business. Ito ay tuna salad waffle. First, magprepare muna tayo ng tuna salad. Kakailangan nilang natin dito ng in-can na tuna flakes. Pwede rin naman tayo bumili ng tuna chunks, pero ang flakes kasi ay hindi na natin kailangan pang himahimayin. I-drain natin ang oil. Sa bowl, pagsamasamahin na natin ang mga ingredients. Tuna, parsley, onion, pepper, salt, at mayonnaise. Haluin ito. Then, i-transfer natin ang tuna salad sa piping bag and set this aside. And now, let's make the waffle. Napakadali lang itong gawin. In another bowl, pagsamahin lang yung mga dry ingredients. Flour, sugar, baking powder, baking soda, salt. Haluin ito to avoid any lumps. Tsaka natin dito ilagay ang mga wet ingredients. Oil, egg, milk. Haluin ulit ito. Sa paghanda naman ng ating waffle maker, kung meron kayong kapareha sa katulad ng waffle maker ko, isaksak ito sa outlet at automatic na ito magpipreheat at magte-turn red ang kulay nito. Mag-rev lang tayo dito ng oil. At kapag nag-turn green na ang ilaw ng ating waffle maker, it means na mainit na ito at pwede na tayo gumawa ng waffle. Initially, naglagay lang ako dito ng 1.5 tablespoon na butter. Then, nagpipe ako dito ng tuna. At sa ibabaw, 1.5 tablespoon. Takpan nito and wait for 3 to 4 minutes. Tandaan natin ang recipe na ito ay perfect para sa ating waffle. At kung ito ay tinry nyo at hindi ito umalsa sa ibabaw ng waffle, it means kulang ang lagay ng ating waffle butter. At ang pangalawa, kung hindi naman masyadong naluto ang ibabaw ng ating waffle, baligtarin ito at takpan and cook again for another 1 to 2 minutes. And now it's done! Our merienda business, tuna salad waffle. At dito sa Ang Sarap Grabe, ang dami-dami na natin nagawang iba't ibang klaseng flavor ng waffle. Ito yung katulad ng at marami pang iba. At kung gusto nyo ito yung mapanood, please click the link in the description box. Hope you enjoy! Ayan guys, tingin nyo ba naman ating waffle? Super cute, super ganda. Kagawa nga pala tayo ng 1 dozen or po pwede na yung 11 to 12 pieces ng waffle. At alam nyo ba, pwede ito ibenta. Ngayong hindi maganda yung ekonomiya, pwede tayo magtenda ng online. Yan, pwede ito i-resell. Or pwede natin ibenta ng mga from 20 to 22 pesos. Tsaka yung ingredients na ginawa natin, eksaktong-eksakto lang siya guys sa tuna tsaka sa waffle. So medyo dagdagan natin ng konti yung filling na tuna para mas malaman na kagaya nito. At alam ko na magugustuhan ng customer ninyo. So tikman na natin. Wow. Para akong kumakain sandwich tuna. Ang sarap. Perfect combination. Pinalagay natin asukal dito sa waffle. Hindi naman siya ganun kalasa talaga na matamis. Kundi nagpapa-add na siya ng another flavor. At yung mayonnaise kasi dito sa ibang bansa,
hindi katulad sa Pilipinas na matamis, na super sweet talaga, katulad ng yung brand na kilalang-kilalang brand sa Pilipinas. Ako, napakatamis nun. So, pili lang kayo ng mga hindi matamis na brand. Hindi ko alam po kasi yung mga brand sa Pilipinas, pero kasi dito, karamihan talaga sa mayonnaise dito sa ibang bansa ay hindi matamis. Up to the dulo, meron tuna na makakagab. Tama-tama rin yung merienda sa ating mga anak. Pwede nyo rin lagyan ng carrot. At kahit anong gusto nyo ng vegetable, lagyan nyo. Kasi ang magbe-benefit naman niya yung mga anak natin, tsaka tayo rin. Ayun po guys, maraming pasalamat sa inyong lahat. At naka-sure na tinantay nyo ng maliliit para hindi nila matsyampuhan sa bibig. Ayun po guys, maraming pasalamat sa inyong lahat. And bye. Busi ko na to. Sarap. Pahabol nga pala. Sa paggawa ko natin ng waffle, kasi ito yung ginawa natin. Minsan, talaga, hindi siya totally na nagbo-bloom. Hindi siya totally umuusbong dito sa ating top na side ng waffle. Di ba pag ito tinatakpan, bali ito yung magiging top niya. So, ang nangyari, kapag hindi siya ganun, umuusbong ba? O tumatayo dito sa waffle, dagdagan lang natin ng konting waffle butter. It means kulang yung atin nilagay. At ang suggest ko talaga na dapat sa isang side na, for example lang, first sarang natin, first close natin ito, 2 minutes. Tapos sa another side, babalitarin natin yung ating waffle at another 1 minute para lutong-luto siya na katulad nito. See, ito. May ibang side na hindi pa luto, pero okay lang naman yan. Pero syempre, kung magtitinda tayo, gandahan na natin and make it best sa ating mga customer. Ayan po guys, maraming pasalamat sa inyo lahat and bye!